Uri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naloba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautosan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay ang sinasabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilkias at isang saserdote sa Anatot, sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan pagkat ako'y sasa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko. At sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag.
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at iligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Patuloy sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tigsasandaan, may tiga-anim na po, at may tigtatatlumpong butil ang bawat uhay.
Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, at kahit maulan, magandang umaga pa rin sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung isa sa mga talinhaga na pamilyar na sa ating lahat. Ang talinhaga ng maghahasik. At alam nating lahat ng iba't ibang klase ng lupa ay yung iba't ibang uri ng pagtanggap sa salita ng Diyos, at ang mga binhi ay ang salita ng Diyos. Pero ang mga talinhagang ito, sinabi ko mga talinhaga dahil isa lamang to sa mga talinhaga na ginagamit ng ating Panginoon. At ang mga talinhagang ito ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Paghahalin tulad sa paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay both nandito na at wala pa. Dahil ang paghahari ng Diyos, ang ganap na paghahari ng Diyos, ay mararanasan lamang natin sa kalangitan. Ngunit nararanasan na din natin ito dito sa buhay natin sa lupa. At ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang lugar, hindi lamang kondisyon ng ating buhay, kundi ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. At matututuhan natin sa ating talinhaga ngayon, ano, na kung i-apply natin to sa totoong buhay, ang kung tatanungin mo ang isang totoong magsasaka, hindi naman talaga siya basta-basta magtatapon ng mga buto dahil mahal ang buto. Pero kung titingnan nating mabuti, bakit ba basta na lang tinatapon doon sa talinhaga ng ating Panginoon ang mga binhi? Dahil at the end of the day, mas marami pa rin naman talaga yung magiging bunga kesa sa nasayang na mga binhi. Mas marami yung mga aanihin na panibagong binhi kaysa sa mga nasayang na binhi. At ganito ang plano ng Diyos. Ganito ang paghahari ng Diyos. Kahit na maraming nasasayang na salita ng Diyos, kung hindi ito tinatanggap ng maayos, mas marami pa rin naman na nagbubunga. Mas marami pa rin naman na hindi nasasayang. Na ibig sabihin, sa huli, ang plano ng Diyos na palaganapin ang kanyang paghahari ay matutupad at matutupad sa ayaw at sa gusto natin. Pero ang panawagan sa atin ay maging matabang lupa. May maging lupa na kayang mamunga ng masagana. Dahil simpleng-simple lang naman, ano, paano ba maging matabang lupa? Simple lang, tanggapin ang salita ng Diyos at ito ay isabuhay. Kaya nga sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Dahil magkaiba ang naririnig lang at nakikinig. Kumbaga sa English, magkaiba naman yung listening and hearing. At ang sinasabi sa atin, ang panawagan sa atin ay makinig. Na ibig sabihin, pag naririnig lang kasi natin, pasok sa tenga, wala na agad. O di kaya naman, pasok sa kabila, labas sa kabila. Yun ang naririnig. Yun ang pagdinig lang. Pero pag sinabi nating pakikinig, pumapasok sa ating dalawang tenga at naisa sa puso. At pag nasa isa puso ang salita ng Diyos, ito ay lalago at mamumunga. At yun yung sinasabi sa atin. Kapag tayo ay nakinig, naisa puso natin ang salita ng Diyos, ito ay mamumunga at ang bunga nito ay makikita sa ating pamumuhay. Ganun ang ibig sabihin ng pagiging matabang lupa. Pero hindi din natin pwedeng sabihin na natural sa atin na hindi talaga matabang lupa. Hindi natin pwedeng sabihin na natural sa atin na hindi talaga natin kayang makinig.
Meaning, hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay may mga limitasyon at tayo ay likas na masamang tao. Hindi. Dahil kung ano man yung limitasyon natin, kung ano man yung pagkukulang natin, pinupunuan ito ng Diyos. Yun yung kwento ng ating unang pagbasa na sinasabi doon sa propeta o sinasabi ng propeta, hindi ko kayang maging propeta, hindi ko kayang maging magpahayag ng salita ng Diyos dahil ako ay bata pa. Pero anong sabi sa kanya ng Diyos? Huwag mong sabihing bata ka pa. Ito ang aking salita na nilalagay sa iyong bibig. So meaning, sa ating buhay, sa pakikinig natin at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, wala tayong excuse. Hindi natin pwedeng sabihin na limitado tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na masyado tayong bata, masyado tayong matanda, o kung ano-ano pa. Dahil kung ano man ang kakulangan natin, ito ay laging pinupunuan ng Diyos. At sa kanyang pagpupuno sa atin, tayo ay nagiging equipped, tayo ay nagiging handa para maging katulong niya sa paghasik ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, talagang matupad ang plano ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang paghahasik, sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos at sa ating pagtulong din sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, talagang matutupad yung plano ng Diyos na magkaroon ng paghahari ng Diyos, hindi lamang sa langit, kundi pati dito sa lupa, sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa kauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon.
alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginanap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubok at sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sino man sa akin mananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Announcement. Mabibili na pong maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang kanilang mga pangako sa binyag na ikaw lamang ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka na kamin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.